Ayan, magandang gabi sa inyong lahat, mga mamis. Welcome back po sa aking channel. Medyo matagal-tagal din ako bago nakapag-vlog kasi busy at saka wala kami stay-in na kasama sa bahay. So ako din lahat ang nag-aasikaso habang wala yung aking kasama na isa kasi stay out siya. Ayan, ang mga bata may mga pasok. So ngayon lang ulit nagkaroon ng chance. As you can see, meron ako diyang mga props. Ayan, meron akong sabita ng bracelet, sabita ng quintas at saka sabita ng singsing. Ayan. So, kung makikita nyo siguro, ang topic ko ay related sa kanila. Sa pag-iinvest ng alahas or ako ngayon ay magbebenta, start ng magbebenta ng alahas. Pero ang topic na i-share ko sa inyo ay kung bakit nga ba kailangan natin mag-invest sa gold. Ayan. Ang gold kasi, mga mamsies, ay parang house and lot. Habang tumatagal, tumataas ang presyo. Habang tumatagal, tumataas ang appraisal. Kung ibibenta nyo siya or isasangla, tumataas ang appraisal habang tumatagal kasi kumbaga yung zonal value, yun yung sinusunod sa house and lot. Parang alahas din. Ayan. Kung bakit nasabi ko na maganda mag-invest ng gold. For example ko sa inyo, itong isang bracelet na nabili ko way back 2018. So, 3 years ago lang. 3 years ago. So, parang wala pang 18, 19, 20. At tama, 3 years eksakto. Ayan. I-share ko sa inyo. Ito, ipapakita ko lang sa inyo para patunayan na maganda talaga mag-invest sa gold. Ako naman, hindi ako noon nag-iisip na mag-invest sa gold. Talagang ang gusto ko lang magsuot kasi hilig ko talagang magsuot ng alahas. Kahit naman siguro sinong babae, di ba? Kahit siguro sinong babae, yun talaga ang mapadalaga, may asawa. Ayan. Talagang hilig natin ang mga burloloy. So ako talaga mahilig ako yung mga parang lumalagat, yung tumutunog-tunog pag sinusuot. Ayan, hilig ko talaga yan. So kung bakit ko nasabi na napakaganda pala mag-invest sa gold. Kung alam ko lang sana noon, nag-ipon na ako. Kasi marami akong alahas noon na binibenta sa Tianggian na per day ang singila namin. So ang nung natapos na kami sa Tianggian kasi ginawa ng building yung pinagtatayuan ng aming pwesto, meron pa akong mga natirang alahas, siguro parang nasa 17 pairs pa na hikaw, tapos may mga singsing din na mga maliliit lang naman na ano, yung hindi siya ganun kabibigat. Ito lang yung alahas na nabili ko nung 2018 na medyo mabigat na. Para sa akin, mabigat na kasi by that time, di pa naman tayo madaming pera. So, kumbaga, pag bumenta lang ng malaki, ayan, bibili ng paisa-isa, ganon. Pero nung nagtitinda ako ng alahas, meron sa kagaya nga ng sabi ko, meron akong mga natira na hindi ko na benta kasi nga nag-stop na kami sa Tiangge. So, ang ginawa ko po ay isinangla ko. Kasi by that time, ang bili ko pa lang ng per gram sa Arangke ay 1,730 per gram ang 18K. Ngayon, alam nyo ba? Ayan, isa pa yan sa isi-share ko sa inyo. Ngayon, alam nyo ba kung magkano na ang per gram sa Arangke? 3 weeks ago doon ako galing, nagulat ako, talagang hindi na sana ako bibili na lang sana ako ng pang personal use. Kaya lang sabi ko, nandito na lang tayo, bibili na lang tayo ng kahit na konti. Parang magwi-withdraw pa nga sana ako by that time kasi dadagdagan ko yung aking ipupuhunan. Kaya lang parang nanibago ako sa presyohan. Sabi ko, wag na nga muna. Baka may makita pa ako na mas mura. Pero before, talagang napakamura sa Arangke. Kaya lang ngayon nagulat ako. Kagaya nga nang sabi ko, 1,730 per gram lang noon ang 18K. Yung kagaya nito. Ang bili ko lang nito, 1,730 per gram. 18K ito sa Arangke 2018. Ngayon alam nyo nga, kagaya ng sabi ko, 2,000, tumataginting na 2,950 na ang per gram sa Arangke. 2,800 yung hindi mga branded, pero pag mga branded, kagaya ng mga Chanel, ganyan, LV, mga ganon. Yung mga Gucci, mga ganyan, 2,950 din ang presyohan. Kaya sabi ko dun sa nagtitinda, Mrs., baka naman meron pang discount kasi pang benta din namin. So, konting-konti lang ang binigay sa akin na discount, ilang piso lang. So,
kaya doon ko na-realize na sana pala noon, kung pag nakakaremedyo ng pera, nag-ipon sana tayo ng gold. Kasi ito, alam mo ba, ang bili ko lang nito ay 54,000 noong 2018. Alam mo ngayon, pina-appraise ko siya kasi nga nagulat ako sa presyohan ng gold. Pina-appraise ko siya sa Cebuana. Alam nyo kung magkano na ang sangla niya. Sangla pa lang yun ha, 75,000. So, ibig sabihin, pagka pala ako ay nagsangla, 75,000, tumubo na agad ako ng 21,000 sa loob lang ng 3 taon. Which is na hindi mo kikitain talaga sa bangko. Sa bangko, ang 1 million mo, ang bangko dapat daanan lang ng pera, hindi tambayan ng pera. Kumbaga, i-invest mo, ininegosyo mo, tapos pasok, labas, masok lang kailangan ng pera sa bangko, hindi siya kailangan nag-i-stay. Kasi alam mo ba, ang 1 million mo siguro sa bangko, hindi ka kikita ng 21,000 sa loob lang ng 3 taon. Baka nga wala pang 10,000 ang kinita ng 1 million mo sa bangko sa loob ng 3 taon. Ayan. Kaya doon ko na realize mga mamsis na napakaganda pala talaga mag-invest ng gold. Hindi kagaya ng mga mamahaling gadgets, mga appliances, or mga sasakyan na habang tumatagal nang de-depreciate ang value. Hindi ang bahay naman at lupa parang alahas din, kagaya nga ng sabi ko, napakaganda mag-invest sa alahas at sa house and lot. Kasi, excuse me, habang tumatagal, lalong tumataas ang presyo. So, ayan mga mamsis, sana'y nakapag-share ako sa inyo magkano na ngayon per gram sa Aranki, 2,800 to 2,950. Ayan. Ang sangla naman sa Cebuana, kasi nagtanong ako, 2,500 per gram sa 18K. Hindi ko lang natanong ang sa 21K at saka sa 24K. So 2,500 ang sanglaan. Ang bentahan naman sa Cebuana is 3,000 per gram. Subasta 'yun, hindi brand new. So pero okay din naman ang subasta kasi at least alam mo na galing sa Cebuana, at least alam mo na tunay. Sa Aranki naman, maganda din mamili. Kaya lang, ang problema lang doon, ang parking. Napakahirap. Alam mo ba kami na nakahanap kami ng parking ay almost, or more than 1 hour bago kami nakahanap ng parking. At saka, napakadelikado. Kung may malaki kang dalang pera, napakadelikado. Kailangan marami kayong magkakasama. Para kumbaga may security ang bibili. So, kailangan pag ikaw ang mamimili, kailangan may bodyguard ka na mga 2-3. Kumbaga para pag nagbibitaw ka ng pera, may nakapaikot sa'yo. Kasi napakadami pila yung mga bumibili. Kaya doon ko na, ano na talagang grabe ang tao ngayon sa gold. Kumbaga, ang dami nag-invest sa gold kasi alam nila na every now and then tumataas ang value. So ako mga mamsis, mag-i-start ako ng selling ng alahas. Posting lang muna ako, posting lang kasi kumbaga hindi pa enough yung mga alahas na hawak ko siguro pa. Pero actually pwede nang mag-start akong mag-live kaya lang sa ngayon busy pa. So posting lang muna and then magpapa-layaway po pala ako. Ang ibig sabihin ng layaway, pagbayad na po ang items ay sa kanyo lang po pwedeng kunin. May ano din po, meron tayong initial deposit upon na magle-layaway kayo. Kumbaga, pag nag-apply kayo ng layaway, merong initial deposit or initial na payment na kukunin ko. 10% to 20%, yun lang. Depende sa halaga ng items. Pag ang items ay mura, halimbawa 5,000 below, ayan, 10% ang pwede kong kunin. Pero pag more than 5,000, 20% ang kukunin ko na down payment. Ayan, pag natapos na ang items, ninyo bayaran, saka ko lang i-release ang alahas. And then, pala mga mamsi, sa layaway, may 2% na tubo. Siyempre kasi mag-i-stay ang alahas nyo sa akin ng 30 days to 60 days. 2 months lang po. 2 months lang. Pero depende din sa halaga ng items. Pag mataas ang halaga, pwede po hanggang 3 months. So ayan, kung makikita nyo, meron na akong mga displayhan kasi nire-ready ko na siya para sa posting ko. So abangan ninyo mga mamis ang aking posting ng mga alahas sa page ko sa Verano Online Shop at saka sa account ko po na Rosa Verano. Ayan, sana mga mamsis ay mag-start na po tayong mag-invest sa gold kasi habang tumatagal po, tumataas po ang
price ng gold. So hanggang sa susunod po mga mami, sana'y nakapag-share ang share ako sa inyo ng encouragement tungkol sa pag-i-invest ng gold. At sana ngayon ay na-update po kayo sa presyohan ngayon ng gold sa Arangke. So hanggang sa susunod mga mamis, salamat po sa panonood sa aking mga subscribers at sa mga kapwa ko vloggers. Maraming salamat po. Thank you so much. Till next time po. Bye-bye.